pag ng Panginoon. Ang bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ating ialay sa ating Ama ang ating misang ito sa ating pagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyaya na Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Gayun din ang pagpapala para sa ating mga intensyon ngayong tayo'y narito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Anaway ipagkaloob sa atin ang ating mga kahilingan, alot higit ang mga kahilingan ng mga may sakit at karamdaman. At upang tayo maging marapat gumanap sa pagdiriwang nating ito, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang mga pagkukulang at mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa sa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia. Dumana silang matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikaos, masayang masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanila, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid. Sa Hudiya, sa higit pa na inaasahan ko, inilaan nila sa kanilang sarili, una sa Panginoon at paghihikahos sa amin. Ayon sa kalooban ng Diyos, kaya't ipinakusapan ni Tito, yamang siya'y nagsimula nito, na kayo'y tulungan nila hanggang maubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag at kaalaman sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa.
Hindi inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagkakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko ang Diyos na papurihan, pupurihin siyan aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao ng kanyang Diyos na laging katulong ay Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan at ng lupa at dagat sa lahat ng bagay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang laging Panginoon, panig na inaapi. Ang Diyos na hukom ay pagkaing handa sa mga nagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ang bulag. Lahat na inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nilalaganap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Bagong utos pa ni Kristo, magbibigay sana kayo. Katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging mga tunay na anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang mga binabati lamang ninyo ang inyong binabati at ang inyong kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong Ama na nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa atin pong lahat. Magandang tanghali po, Father. Kaya po ba ninyong ipagdasal ang mga taong galit sa inyo? Paano ko ipapanalangin ang mga taong umuusig at gumagawa ng masama sa akin?
Sa Ebanghelyo, sadyang mahirap isipin kung paano magagawang ipagdasal ang kaaway mo, sapagkat ito yung hamon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging mga tunay na anak ng inyong Amang nasa langit. Bakit ho kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo'y ipagdasal o ipanalangin yung angkop na magiging tugon doon sa mga umuusig at sa mga umaapi sa atin? Bakit sinabi niyang ipagdasal sila? Siguro ho, ito ang dahilan. Ano, diba? Pag ikaw ay nagdarasal, pag tayo ay nagdarasal, ating inalapit yung ating sarili sa Diyos. At kapag tayo ay nagdarasal, ang ating hinihingi lahat ay mabuti. No? Sana naman po'y pagpalain mo po kami, pagpalain mo po ang aking mga anak, ilayo mo po kami sa lahat ng tukso at kasalanan, ipagkalobo po sa amin ang aming mga pangangailangan, sana ipatnubayan ng mga anghel ang aking mga apo, no, di ba? Mabuti yung iyong mga hinihingi pag ikaw ay nananalangin. At kapag tayo'y nagdarasal, ay ating inalapit sa Diyos yung ating sarili. Kaya, siguro, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, ipagdasal ninyo yung mga gumagawa sa inyo ng masama. Bakit? Sapagkat yung gumagawa sa iyo ng masama ay ilalapit mo din sa Diyos. Kaya sabi ko sa inyo kanina, pag tayo'y nagdarasal, inilalapit natin yung ating sarili sa Diyos. At lahat ng ating mga ipinagdarasal ay ating inilalapit sa Diyos. Ngayon, kung yung ating kaaway ay ating ipinagdarasal, inilalapit natin sila sa Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kaya maaaring yung umuusig o gumagawa sa atin ng masama, maaaring mayroon hong pinagdaraanan kung bakit tayo'y ginagawa nila ng masama. Maaaring sila'y mayroong pinagdaraan ng mabigat na pagsubok. Maaaring sila ay naiinggit sa atin. Kaya ginagawan tayo ng masama. Kaya kung sila'y ating ipagdarasal, ay ginagantihan natin ng mabuti yung masama nilang ginagawa sa atin. Pero kapag ating ginantihan ng masama, yung gumagawa sa atin ng masama, inilalayo tayo nito sa Diyos. Kaya halos magkatapat po ano? Yung masama, kapag iyong ginantihan ng masama, ay di ilalayo kanya sa Diyos. Pero yung masama, kapag ginantihan mo ng mabuti, kapag iyong ipinagdasal, yung masama ay inilalapit mo ngayon sa Diyos. Napakasimple, ano ho? Nga naman, ano? Gantihan ninyo ng mabuti yung gumagawa sa inyo ng masama. Ipagdasal ninyo. Huwag ninyong asabihin na, Panginoon, mamatay na sana siya. Hindi yun dasal. Panginoon, hipuin mo sana ang kanyang puso. Kung bakit siya ay matindi ang galit sa akin. Kung bakit siya ay masama ang loob sa akin. Unawain sana niya. At ipagkaloob sana sa kanya yung biyaya ng banal na Espiritu upang siya ay makapagpatawad. At kapag yun daw po'y ating nagawa, shoot tayo. Magiging katulad tayo ng ating Panginoong Jesus. Ano yung nangyari sa ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nakabayubay sa krus?
Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Ay kung tayo, Ama, ay pagpasensyahan mo na po yung aking kapitbahay na masamang ugali. Pagpasensyahan mo na po yung aking kasama sa trabaho na naiinggit po yata sa akin. Ibig sabihin, kapag ating ipinagdarasal yung gumagawa sa atin ng masama, tayo'y nagiging katulad ni Jesus. At kung tayo'y nagiging katulad ni Jesus, ay di syot sa ebanghelyong binabanggit na kapag dinalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, kayo'y nagiging mga tunay na anak ng inyong Ama na nasa langit. Kaya anong hamon, ipagdasal ang gumagawa sa atin ng masama. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, narito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayan, magsayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawing dugot, katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong mangiangking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, at sa iyong pagiliw ay iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, ang nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak sa pilayay ng palakad at nakiramay sa kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni Santo Padre Pio at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu sa Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tugabi ng kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ngayon ang Ama namin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo pa
kami sa aming mga sala. Sa tukso at iyatiyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng papahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Apapalad tayong lahat na kanyang inanyayahang dumulog sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paglalayag na ang tungay payo.
dapat may galak sa mga alam na unyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa at siya naging tumatanglaw bituin sa akip at nubay, iwas sa paglalakbay, sandig at lakas at tibay, naging awit ang sagisang ang mabuhay sa pag-ibig. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatantya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay wala pagsubali, naibigay ko ng lahat, mag-aan akong tumatakbo, sulat man ako sa lahat, sulat man ako sa lahat, at ang iyong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang narito at nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibigin kalusugan at kabuhayan. Hindi man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo, sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit.
Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay isinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Klego, clean as you go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Pinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad at experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong mga nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayon kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ika-anim, sa darating na 23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa 9 ng umaga na pangungunahan ng Obispo ng Malaysia at sa 4 at kalahati ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng papapalat biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan at langis na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa't biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayo, taglayang pag-ibig at kapayapaan. Salamat sa Diyos. Ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo'y nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya.